Teka na po natin ang usapin patungkol sa Hope in Me Club. At para ipaliwanag po sa atin ito, makakasama po natin ang pediatrician na si Dr. Maria Cristina Alberto. Doktora, magandang umaga po. Magandang umaga po morning sa ating po lahat. So, salamat po sa pag-guest niyo sa akin sa inyong napakagandang show, Rise and Shine Pilipinas. Ito po, Doktora, para po sa kaalaman ng ating mga viewers, ano po ba yung layunin ng Hope in Me Club? At paano ito nakakatulong sa pagbibigay ng pag-asa sa mga kabataan? Ang Hope in Me Club was founded in 2016, so more or less mga 7 years. So the goal is to provide or to give hope to persons who are in need of hope. So ito yung mga persons who are deprived of liberties, yung mga ating kababayan na walang kalayaan, no? Yung ating mga poor communities, ating mga public school children na napakalaki talaga ng pangangailangan sa education, at yung mga communities na minsan nasasalanta ng mga kalamidad. So we try to respond to those people who really are in need of hope. Okay. Sino-sino po ang mga bumubuo po ng club na ito? Marami, kasi ako po isang doktor sa isang maliit na komunidad sa Bacoor. Marami po sa amin ay mga volunteer din na pasyente at mga kapwa doktor na who wants to help sa community. Ayun. Ang galing, ano? Talagang, mahirap na profesyon ng pagiging doktor, pero sila, they have really time to give assistance and help, ano, sa mga nangangailangan. Parang volunteerism. Pero ano po yung mga programs ng Hope in Me Club na naglalayong mapalakas yung kahalagahan ng pag-asa, lalo na sa mga kabataan, sa mga komunidad? So, para sa akin kasi naniniwala ako na values formation should really start young. So, pinaka-importante talaga sa akin, pagbibigay ng values sa children. So, every week we go to public schools, we give donations of school supplies, and we teach values to children. Yung kahalagahan ng pagbibigay pag-asa sa kapwa, pagkakahalagahan ng pagsistay sa school at pagkakaroon ng tamang edukasyon, at yung pagkakaroon ng kalinga sa kapwa. So, you have to start children young, kasi hindi lang dapat, di ba, yung temporary relief ng pangangailangan ng mga bata, kundi you have to teach them lifelong values to make them good citizens ng ating bayang Pilipinas. So, yung talaga yung basic value na tinuturo namin sa kanila. So, looking back 2016 na tayo itong club na ito, marami na kayong mga natulungan, beneficiaryo at nabago po. Napakadami na pong komunidad. Hindi lang actually sa Bacoor, kundi kahit sa ibang mga bahagi ng Pilipinas. May mga communities na nag-reach out to us na pwede po bang makahingi kami ng mga tulong, mga school supplies sa mga bata. We try to respond to them to the best that we can. And right now, natutuwa kami kasi sa si Mayor Strike Revilla, yung mayor ng Bacoor, reach out to our club para yung mga programa ng Hope ma-adapt sa buong Bacoor. So right now, we're feeding 5,000 children a day through the local feeding program. Na this is the only feeding program that is supported by the LGU sa buong Pilipinas. At saka yun yung wish ko sana lahat ng LGU may ganitong programa para walang batang pumapasok sa paaralan na gutom. Pero hopefully, mas lumawak pa yung mga ganitong klase ng programa. Pero, Doktora, paano nyo po sinisiguro na itong programang ito ay hindi pansamantala lamang sa mga kabataan? Magiging sustainable. Yes. Actually, we've been helping people for 20 years now. The club was just founded 7 years ago. And right now, I think you really have to rely on the trust of the people. At saka na dapat pakita ninyo bilang organisasyon kung ano talaga yung layunin nyo. And people, if people see na maganda talaga yung layunin nyo, nagiging sustainable yung programa, I think nandun na rin yan sa iyong sariling commitment to the cause. So as long as the people who are volunteering are committed to the cause of giving hope to other people, I think magiging sustainable talaga siya. Paano po makakatulong yung publiko sa inyong club? Also would like to help as well yung iba pong mga bata. Yung sa mga gusto makatulong, one, of course, you can also donate to the club. Or kayo po mismo sa sarili niyong pamamayanan. Kung nagawa po namin ito, kaya nyo rin pong gawin ito sa sarili niyong komunidad. Hindi niyo po kailangan maging isang doktor o professional para makatulong. Actually, nga yung lagi namin sinasabi sa Hope in Me Club, we don't give hope just to people who are needing hope, who are those are deprived, kundi pa rin din sa mga common tao na kahit kayo, kaya nyo magbigay ng pag-asa sa inyong sariling mga komunidad. Well, paano? Meron po ba kayong mga future programs na pwede namin malaman at maaaring yung mga interesado ay makibahagi dito? Meron po kami Facebook page, Hope in Me Club, para makita nyo po yung mga daily activities na ginagawa namin. Una sa lahat, we accept donation po of school supplies to children. Tapos right now, we're also accepting donation of eyeglasses sa mga bata. Kasi we had a program na giving out eyeglasses also through the help of our local government unit through Mayor Strike Birivida na ini-screen po namin yung mga batang malalabo ang mata. At napakadami po pala mga bata pumapasok na halos hindi na makita yung pisara. Kasi halos wala na po makita. And it's important na when giving them eyesight, eyeglasses, it's just not
just giving them the material thing, but also giving them a brighter future. Mm-hmm. And also, these children are also part of the feeding program. Napakadami pong bata sa pag-iikot namin sa mga paaralan na pumapasok na hindi kumakain. And if we give them food to eat every day, chances are they will stay in school and give them a better education. Mm-hmm. Ngayong Pasko, meron po ba kayong aktibidad? Ngayong Pasko, napakadami po namin activities. And 4 months ago, we also started the Bako or Hope Children's Chorus. Yan po yung aking mga babies na sa screen. Tuwan-tuwa po ako sa kanila. They are from public schools and nagsusumikap na ipurso yung kanilang talento sa musika. So, we're having po a concert on December 19. Ngayong Martes po yun. Sana maging part po kayo ng fundraising concert namin. And we're also going around communities to this Christmas to give gifts and food donation to communities. And we're also having on December 26, magkakaroon din po kami ng outreach program sa mga senior citizen who are deprived of persons deprived of liberty. So yung ati po mga nasa jail na senior citizens, napakadami po nila. Well, ang lawak pala ng mga natutulungan ng Hope in Me Club. Pero bilang panghuli, ulitin po natin sa mga interesado, mga ka-RSP natin na nanonood ngayon na gustong tumulong or gustong makibahagi sa mga programa ng naturang club. Paano po uli kayong ma-reach? You can reach us po through our Facebook page, Hope in the Club, or my personal page po, Doc Tina. Kung mabuhay po kayo at marami pong salamat at sana ay maging ehemplo po ang inyong club sa iba pa pong mga gusto rin magtayo ng organisasyon at makatulong po sa iba, magbigay ng pag-asa, lalong-lalo na po sa mga bata. Thank you very much kay Dr. Maria Cristina Alberto, isang pediatrician at mula po sa Hope in Me Club. Thank you, Doktora. Maraming salamat po, Doktora. Maraming salamat din sa inyo sa pagkakataong ito.